Dami. Yun, dami. Ha? Dami. Ah, grabing dami. Ang dami. Hello, puro bibig ng tilapia. Hi mga farmers, welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. So nandito tayo ngayon sa aking fish pond kung saan last time sa last vlog ko, ayan sa screen. So dito tayo nagbingwet or namingwet ng mga tilapia. So ngayon nagpapaiga kami ng fish pond, nagpapalabas kami ng tubig para mag-harvest ng mga tilapia dito. So magpupukot kami mamaya ng mga gamit ang mga lambat, so para makuha yung mga isda na laman ng fish pond. So pwede natin ipalako at itinda sa tindahan natin yung aking mga makukuha ngayon dito mga isda. So halos marami tayong nilagay na simila dito, nasa halos 30,000 piraso yung inilagay natin dito sa fish pond na to, at sure tayo na may makukuha rin tayong mga isda ngayon. So tag-ulan ngayon at medyo umuulan ngayon, kaya samahan nyo na lang ako mga farmers mag-harvest ng tilapia ngayon. So ito yung area mga farmers kung saan tayo mag-harvest ngayon ng tilapia. So yan, kasalukuyan kami nagpapaiga ngayon. Ito yung gate ng ating fish pond. Yan. So nagpapalabas kami ng tubig para madaling magpukot ng lambat. Ayan, so kasama natin sila Kuya Ruel, ayan, tsaka si Kuya Ruel, tsaka si Kuya Lito. So tingnan natin kung madami tayong makukuwang tilapia dito. So dito din yung last time na nag-vlog ako, ayan sa screen yung nagbingwit tayo, yung namingwit tayo ng tilapia. So kaya marami talaga itong laman, halos nasa 30,000 piraso ng similya ng tilapia yung inilagay natin dito sa fish pond na ito. So asahan natin na may makukuha talaga tayo ngayon dito. At ayan, umuulan-ulan pa nga, at napakasaya ngayon mag-harvest ngayong umaga. So ito mga farmers, ito yung tinatawag na tuway dito sa amin sa Bohol. Ayan, so ano to, shell pero masarap to pag sinabawan. Ayan, malalaki yung laman niya. Ayan, ganito yung tuway. So sa ano, comment down kayo kung nakakakuha kayo dito sa inyong mga fish pond or sa inyo, at kung nakakain na kayo ng ganito. So meron din mga ito, mga ay pukike. Ayan, napoy pa pala to. Ayan, so meron din itong mga native hipon or native mga ganito. So nakukuha din to sa fish pond pag nagpapalabas ng tubig. So sama lang to magaling sa dagat pag papasok yung tubig. So native to native. So dati marami akong mga video dito na pag nagpapaiga kami ng tubig dito sa fish pond. So marami kami nakuha, minsan isang sako, kalating sako. So ngayon hindi natin makikita kung gaano kadami kasi hindi naman natin iigahin talaga buo itong fish pond. Nagpaiga lang tayo ng konting tubig para madali tayo makapagpukot mamaya. So basta ito yung mga nakukuha dito. Ayan, ganito mga native tsaka ganitong mga tuway. Yan. So mamaya bibidyoan ko si Kuya Lito kung paano makakuha ng mga ganitong tuway para makita nyo kung paano siya kuhanin sa fish pond. So yan mga farmers, si Kuya Lito nasa gilid siya ng fish pond. Ayan, kung mapansin ninyo, kinakapa niya yung mga putek sa gilid ng fish pond natin. So, dyan kasi nakalagay yung mga shell or tuway. So, yun, pagka nakakapa niya, kukuhanin niya na yun at iipunin. So, kasi sayang din naman, pwede rin iulam natin ito at sabawan. So, masarap yan pag sinabawan yung shell na ganito kalaki. Hello.
Gas. Si Cooper. Ito na, ipamahon na ibin. So ito mga ka-farmers, so, naiga na, medyo umiga na ng konti yung ating fish pond. So ayan, kanina nakita ninyo medyo mataas pa yung tubig. And for now, for today, ayan, medyo bumababa na siya. At sila Kuya Lito, nandito na sa baba para magpukot. Mag-start na tayo magpukot para makita natin kung gano'ng kadaming mga isda yung ating mga harvest for today. So, ayan. So, ito yung mga net natin. Ayan, yung mga net. Sensya na kayo makafarm sa payong ako, ha. Hindi pa ako pwedeng basa-basa kagaling ko na ng operation. Nangaraang November lang, eh. Hindi pa ako pwedeng magsasabak sa mga ganitong matitinding vlogs talaga na extreme. So, yaan nyo, after mga January, pwede na tayo pwede na akong pumunta dito sa loob ng fish pond. So, ito yung gagamitin natin ng mga lambat for pukot, ayan, para makuha yung mga isda sa fish pond. So, later, papakita ko naman sa inyo kung paano po yung way natin sa pagpupukot dito. At, tingnan natin, mukhang marami naman yung isda makukuha. So, ayan, marami nagko-comment mga farm sabi, Ma'am Tessa, taba nyo po ngayon. So, ayan, kasi nung inoperahan ako mga farmers noong November, so, kinailangan ko kumain talaga ng kumain kasi kung napansin niyo yung katawan ko nung mga last vlog ako na active pa ako mag-vlog. So, sumobra po yung payat ko, yung katawan ko. Nasa 47 kilos na lang po ako. Nung super payat, halos mabuto na ako. So, yun. Kaya kailangan kong kumain talaga ng marami para ma-survive ko yung katawan ko at mabalik ko yung healthy ng aking body. So, yan. Pero ngayon, mga farmers, ayan, syempre mag-diet na ako ulit. In healthy way na. Ayan, so, ongoing na yung pag-diet ko ulit ngayon. So, pasensya na, tumaba ako ng konti. Pero okay naman yan, chubby is the new sexy ngayon.
Charet. Ayan. So punta na ako doon sa dito doon sa may kubong 'yon, 'yan para mapakita ko sa inyo yung mga harvest. Marami na rin naghihintay doon. Humihingi na sila ng isda dito. So let's go. Ayan. So ito, ito yung unang kuha natin ng isda. Taas mo, kuya. Hi ka rin. So ayan po. Ating first kuha ng mga tilapia. So ayan, nandito na sa buka na lahat ng isda. So pinaagos na dito sa malapit sa gate. Ayan, makita nyo, drained na yung medyo gitna and dulo. Nandito na lahat yung tubig. At mapansin ninyo, andyan yung mga nguso. Nguso ng isda. Ang dami, oh. I-zoom ko. Dito banda, ang dami. Yan, oh. So yan, mamaya makikita ninyo kung gano'ng kalalaki ang mga nagsisilitawan na yan sa tubig. So ang dami siguro nito. Ito pa, oh. Yan, oh. Ang dami, oh. Yan. Oh, ito pa. Ang dami, mga ka-farmers, diba? Ah, grabing dami. Ang dami. Hello, puro bibig ng tilapia. Hello. Ayan na sila, Kuya Ruel, Susu, Aninad, pupukuti na, lalambati na kayo. Sila Kuya Ruel. Dito lahat pumunta. Ang dami, oh. Grabe ka dami yun. Ay. Sobrang daming isda. Nandito lahat sa akin banda. Ako na po sa video kay ano mo din pa dito sa laran. Kawin ako dito. Kumain na. Yung. Sige, video ang ko. Ano ba 'to? Dito sa DIA, oh. Ano ba 'yung hikapon ko din, oh? Padom dito. Ano ba 'yung hikapon din, oh? Ikapin. Kulang laman. Ay, buba. Ito, marami dito. Pinukot na, oh. So, ito, pinukot na. Asun ka, nata niya? Oo. O, kari. Aray, diri, kaya diya magkuhan. Ito, prong kayo. Ano kayo? Ay, diri, kaya prong magka. Bira, aray, kaya mo rin. Bira. Yan, kaluna na. Yan. Sige daw, talunan. La. Ay. Katakot. La, grabe dami. Oh. Ari, diri dek. Diri lagi kagawas. Yun, ang dami. Ha? Ang dami. Ay, ito pala maganda pang kubo. Ano ka may sigot? Asa? Yan, tabuin na lang. Aram, dahil dali, aram, trabaho. Ay, may tignawat dito. Nagkulong ko na. Yarong ko ito, bigkin mo ito.
Ito be, yung mga dito be, ililipat ulit sa ibang ano yung maliit, yung maliit si Mila. Wait lang. Okay, sige. Wow. Pa. Tapo yung iba. Kaya mo? Ito yun o, ganitong kalalaki. Tulungan mo adik maglipat. Balera, largo ko. Balera. Balera talan? Kulia na. Gano kalaki ba? Anong ko na isa ba? Malaki ba? Sa kamay. Ayan. Yung malaki. So ito ganitong kalaki yung iba. Ayan o. Oh. Lalaki. Balik. Lampas isang kamay. Ano? Palisik. Ayan, ganyan. Hmm. Yan, to. Yan black. Black tilapia. Giant tilapia. Yun. Kunin natin to. Bye-bye. Dami. Daming tao mga farmers, mamaya magbigay tayo ng mga isda. Ayan, ang daming tao. Ayan, tabuin na lang. Ay, tignawat dito. Naghurok mo dira. Ito be, yung mga dito be, ililipat ulit sa ibang ano yung maliit, yung maliit si Mila. Wait lang. Okay, sige. Wow. Pa. Tapo yung iba. Kaya mo? Ito yun o, ganitong kalalaki. Tulungan mo adik maglipat. Balera. Largo ko. Balera. Balera talan? Kulia na. Gano kalaki ba? Anong ko na isa ba? Malaki ba? Sa kamay. Ayan. Yung malaki. So ito ganitong kalaki yung iba. Ayan o. Oh. Lalaki. Balik. Lampas isang kamay. Ano? Palisik. Ayan, ganyan. Hmm. Yan, to. Yan black. Black tilapia. Giant tilapia. Yun. Kunin natin to. Bye-bye. Aray. 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 Dami. Barbara. Daming tao mga farmers, mamaya magbigay tayo ng mga isda.
Ayan, ang daming tao. Pa, next, alok. Ang bigat. Dami. Hindi man makita, marami ting tubig. Ito. Ano yun at sipon? Hipon. Yun o. Hipon. Dito rin. Kita niyo mga farmers, dami natin nakuha. Isang pukot pa lang yun, marami pang tira. Yan. Sarap mag-harvest pag ganito. So, sarap mag-harvest mga farmers kapag ganyan kadami. Ayan, dami nagtutulong-tulong dito para makapag-harvest tayo na maayos. Dami rin tao. Ayun, ang daming tao. Bigyan natin yan na may iba ng isda. Ayan, iba naman, nakabang dyan para makabili sila per kilo. Ayan. Ito pa, oh. Okay. Nalaki. Sinasalok na, yun ang sinasalok. Yun, para madaling matransfer yung isda. Kasi mayroon siya ibuhos kasi marami yung nakuha kanina. Bigat, tsaka magliliparan yung isda. So yan, kailangan natin ng ganito. Pakita mo kuya, flex mo yan. Ayan, ang dami mo exposure din. Ayun yung mga panalok para ano, para ayan. Para madali natin i-transfer mga isda. Ayan, magpukot pa. Next ulit, isa pang pukot para masaid natin. Tinan mo. Ay, tumalsik. Wala pa akong picture. Ah, nalaki. Puno na yung blue drum mo. So, kuha tayo ng isa na itim na itim. Black na black para mapakita ko sa inyo kung gano'ng kalaki yung ibang mga isda na malalaki. Madami siya ilalim. Para pirana. Pag pirana yan, ubus yung kamay mo dyan. Lalim. Meron kasing mga ka-farmers na medyo sobrang lalaki. Ayun yung black. Ayan. Maliit pa. Wow. Ito pa, second pukot. Na marami pa rin, oh. Tamad ko. Oh, dami pa. Pinipon. So, marami na rin tayong nakuha ang mga ano, konti nga lang, mga native shrimp. So madami pa dyan sana, kaso hindi natin may isa-isa yan, eh. Madami kasing yan, tubig pa. Kaya tabi namin yung hipon. Masarap kasi yan ikilaw. Ayan ang mga hipon. Yan, isang palad. Malaki pa sa isang palad yung size. Okay. Mga isang kilo niyan, lima, no? Sa pinula.
Dami. Isang pum, ilang kilo? Yan. 30? Yan, 35 kilo per pum. Sobra. Sobra yun, sobra kalaki. Puno po, muro 35 yun. 40 kung may tubig. 40 pag walang tubig. 35 pag may tubig. Kalaran yun ah. Ako, itong pum doon sa. Ay, kung ano to? Fiber? Fiber? Original. So yun mga farmers, yung kabilang fish pond, yung kabila doon. So may laman din yun. Na, kasi 30,000 piraso ng fingerlings yung nilagay natin dito sa fish pond. So yung nandito sa hinarvest natin is nasa around 10,000 piraso. So yung 20,000 so sa kabilang area pa yon. So ang naubos namin dito na sako ng feeds nung una pa lang, so nasa 40 sacks. Then nung mga 2 months na, tin-transfer namin dito yung ibang mga isda at hindi na namin feeds. So, lumot na lang yung kinain nila dito. So, pinapalumot natin yung fish pond para alternative feeds ng ating mga tilapia at hindi na tayo masyadong gumastos. Then, hinayaan namin ng ilang buwan pa, mga 4 months, kulang. Kaya yan, ganyan kalalaki yung mga tilapia natin. So, minsan okay din yun na binibigyan pa natin ng mahabang panahon yung mga isda para lumaki sa fish pond. So, na-enjoy din namin yung pamimingwit dito kasi nakita nyo sa video ko noong namingwit tayo na namingwit sa ang dami natin isda nakuha. So ngayon, ayan, medyo marami tayong mayang na-harvest ngayon at happy-happy tayo dahil marami tayong benta ng isda ngayon. So ayun mga farmers. So akyat na ako sa taas kasi mag-re-ready na rin ako ng mga kanin para papakain din sa mga kasama natin andun sa taas. At hihintayin na natin sila doon para kumain ng pananghalian. So magluto kami ng mga isda doon. So mamaya ipapakita ko sa inyo sa taas kung gaano kadami yung nakuha natin isda ng mga tilapia. Ya. Kalau sudah. Kami di mana?
So andito tayo ngayon mga ka-farmer sa aking tindahan at nandyan may naka-display na ditong tilapia fish pond for sale. So umabot din mga ka-farmers ng halos 200 kilos yung nakuha natin o nasa 7 foams na puno. So ayan yung tindahan ko dito, may saging na rin na tinda ng mga kardaba. So binibenta natin ng 130 per kilo yung ating tilapia dito at meron ding umangkat na mga tao at binibenta nila ng 110. So 110 lang yung pasa natin, so 130 to 160 pesos yung kanilang benta sa ibang tao. So yun yung mga kumupra sa atin na ilang foam. So meron tayo ditong 1, 2, 3, 4, 4 foams to na puno. So binibenta natin to dito. So nandito tayo ngayon sa tindahan na yung tindahan natin. So nilagyan natin dito yung display ng tilapia. So hopefully maubos to at may mga tao rin na nagkopra sa atin para maglako ng mga ating mga na-harvest kanina ng malalaking tilapia. So yun mga farmers, kung nagustuhan yung video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click na rin yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers, thank you for watching and happy farming!